Magandang araw mga higala. New week and new update tayo sa garden. Later on, gagawa ako ng insect attractant na kagaya nung sinabit ko. Dahil marami ang nag-request nun. And gagawa ko ng isa para dun sa kabilang dulo ng garden. Okay? So, update muna tayo. Then gagawa tayo ng insect attractant. So, dito muna tayo. Tadang! Wala na akong mga tanim. Halos na transplant na lahat. Ito na lang yung purple chili ko. May nabenta na ako nito. So, ito yung mga bell peppers. Ayan, chili pa rin. So, ang carrots. Lumaki na yung mga carrots dito sa balde, no? Wala na kasing kumakain sa kanila na snail. Pero yung mga itinanim ko ay tatlo lang yung tumubo. Hindi maganda yung seeds. And then dito pa. So napansin niyo, iba na yung napagawa na kasi ako nito, yung lalagyanan, no? So dito yung mga nasa paso. Wala na rin yung ibang petchay kasi na-harvest na. No. Actually sa urban gardening, pwede niyo lang i-cut, no? Kung mag-harvest kayo, i-cut niyo lang tong tig-iisang dahon, depende lang sa kailangan niyo. Ang napansin ko kasi as yung petchay ay nagiging mature, ay pupunta kasi siya sa flowering stage niya. And yung mga dahon, mga bagong dahon na sisibol ay kung papansin niyo ay parang magulang na rin yung mga dahon niya and medyo mapait na yung lasa. Yan. So, mostly, noon kasi, dahon lang yung kinukuha namin. Ngayon, kinakat na lang talaga namin para, ano, hindi na siya umabot sa flowering stage niya. Okay, radish. And then, dito, may karagdagang petchay. No, petchay yan. Petchay. Tapos, ang mais namin ay namunga na yung mais. No? So, ang dami kong mais dyan dito sa gilid ng bahay. Yan, namunga na yung mga mais. Kita nyo. Okay, punta naman tayo dito. Kung mapapansin niyo rito, wala na yung mga pipino. So, kinuha ko na. No? Ito. Ang mostly, ginagawa ko sa mga bakante na ito, bakanting lupa na ito, hinahayaan ko muna ng isa hanggang dalawang linggo. Pagkatapos kong kunin yung mga ugat niyan. Tapos, lalagyan ko ulit yan ng abono. Tapos, i-culture ko yung lupa. Bungkalin ko ng mabuti. Then, lalagyan ng abono. Tapos, after 1 week, pwede na namang taniman ulit. Kung makakita kayo ng mga butas-butas sa dahon ng okra nyo or sa siguro sa mga talong mga butas, ang pangunahing salarin yan lang yan is yung mga ano, paro-paro, I mean yung mga grasshopper pala, ano bang Tagalog ng grasshopper? Basta grasshopper or beetle, yun lang yun. May nahuli akong grasshopper na kumakain ng dahon yan. Malaki na yung patani, pati yung wing bean dun, so gumagapang na sila. Itong mga kamatis ko, ang dami ng bulaklak. Ang dami ng bulaklak niya. Wala na yung mga petchay dito. Kasi hinarvest na lang namin. Dahil anak, nakikinabang lang dun yung mga snails. Kaya hinarvest na lang namin. And matagal na yun kasi dyan yung mga petchay. Kaya yun, kinuha na lang namin. And nilagay na lang namin sa sabaw. So overall, meron akong 1, 2, 3, 4. May 5 pa akong bakante. So remember, 36 ano to, square foot garden. And may 31 ako ritong mga tanim. 31 klaseng tanim. No, ang iba pare-pareho lang. Pero makikita niyo yung advantage ng square foot gardening dito. Ang dami niyo pwedeng matanim rito. No?
Itong limang ito, hayaan ko muna ito ng mga dalawang linggo saka ko taniman ulit. Okay? Ngayon, tignan muna natin to before tayo mag-create ng ano, mag-create ng insecticide. Tignan muna natin yung gusto ko lang yung ipakita sa inyo ito, ano yung mangyari dito. So, itong dalawang halaman na ito ay pareho lang ng edad. No, ito at saka ito. Ito yung mga sili ng pansigang. No, ang ganda ng mga bunga nito, no. Hindi lang siya pansigang, actually sinalo na namin sa adobo. Halos lahat parang complementary yung sili niya. Ang isa ito hindi ko ano na prune. Pero ito na prune ko. Kita niyo ang difference ng pagkalaki niya. And then dito nag-start na siyang mamulaklak. Actually guys, ipuprune ko na sana to, pero gusto ko na ipakita sa inyo, no, kung anong nanganaganap. Ito, kita nyo, nag-start na rin siyang mamulaklak. Yan. And makita nyo sa difference ng ano nila, ng mga sanga nila. Yan. Pero, ang isa ito, although magkasing edad sila, late ko na kasi na transplant to. Kaya medyo may advantage ito. Pero makita nyo naman sa advantage, di ba? Kung i-prune nyo talaga yung sili nyo. Mga sili. So, yan. Actually, yung purple chili ko dun, masyado ng mataas, mahaba. Kaya, ipuprune ko na siya. No? So, sige, prune natin ngayon. Kuha muna ako ng gunting. Okay, gunting. So, kung makikita nyo, itong purple chili, na-prune ko na siya doon banda, kaya na-split siya into dalawa, di ba? Kaso lang, tumangkad siya ng mga, kasi na tatabunan siya ng mga dahon ng okra. And pag lumaki to, hindi strong tong mga stems na to. And madali siya matumba. Kaya ang gagawin ko ay puputulin ko siya banda rito, no? So sa may ulo, tapos mga dalawang dahon, puputulin ko siya dyan, dito sa katatlong dahon. Yan. Pati tong isa. Yan. Actually, pwede nyo itong maluto. Pang sabaw. So, yan. Ang mangyayari nito, itong mga nasa dahon niya, tutubo yan sila, magkakaroon niya ng mga bagong sanga. No? And magiging strong itong mga stems na to habang dumadami yung mga dahon niya. Kaya, yun. So, ganyan. Ganyan lang yung pag-aalaga ko ng bagong transplant o bagong tanim na sili. Siya nga pala, may bakante na naman akong pwedeng gawing garden. So, paralel lang, ito yung lugar na pwede kong gawing garden. So, doon yung raised bed ko. Tapos, dito. Pwede tong gagawin kong garden. I-raised bed ko na rin to. Ang itatanim ko dito ay mga bulaklak. No? Kasi nasa harapan kasi siya ng bahay namin. Tignan nyo yung sili, ang laki ng sili, ang lulusog. May tips ako dyan, pero di muna dito kasi baka maging masyadong mahaba na tong video. Mga bulaklak to yung itatanim ko rito. Actually, nag-uumpisa na si mother yung gumawa ng ano, mga potted flowers, no? Mga magagandang klaseng bulaklak yan. Hiningi lang namin yan yung iba. Dito tayo. Yung sitaw na na-transplant ko noon ay namulaklak na. Kita nyo. Oh. May bulaklak na yan. Start ng mamunga. Ayun.
ang tanging problema nyo lang dyan sa sitaw ay ano, aphids. And hindi nyo pahirap manual kasi yung aphids kunin. Kaya maganda na ng spray. And kita nyo yung mga pipino na itinanim natin. And then dun pa sa kabila pipino. Yan. And then sitaw. Habang yung mga ampalaya ay naka-harvest na kami ng marami dito sa ampalaya. No? Mga apat na siguro yung na-harvest namin na mga malalaki. Ayan, ang ganda na ng pagkagapang nila. Sige, gagawa na tayo ng ano, ng organic insect attractant. Madali lang yun, basta may materials lang kayo. Tara! Introduce ko muna sa inyo yung mga kailangan yung mga materials. Una, plastic bottle. Ang kalakihan ng plastic bottle ay nakadepende lang sa inyo. And itong plastic bottle na to is 1 liter kasi ito lang yung available. Pwede rin mas maliit nito. Mas maliit pa nito. Depende na lang talaga sa inyo. Okay. Next one, need nyo ng scissors of course. And blade. Tubig. Konti lang talaga na tubig. No? Konti lang. Tubig. And then sukang puti. Hindi to dato puti na suka or ibang suka na nasa ano grocery store. Ito yung coconut vinegar, no? Extracted from vinegar. Coconut puti. Coconut vinegar na puti. Kung wala kayong available nito, pwede kayong gumamit ng apple cider vinegar. Gusto ko lang sabihin hindi pwede yung vinegar na ano mabibili niyo sa palengke na ano mga branded or commercialized na nasa cellophane, hindi yan pwede. Pero yung apple cider, pwede yan kasi fermented, kasi yung kailangan na ano, fermented yung kailangan na suka. And then last is kinugay, muscovado sugar. No? Pwede kayong gumamit ng brown sugar, yung mabibili nyo, pero mas effective kasi yung muscovado. Kinugay ang tawag namin dito sa Bisaya, di ko alam sa Tagalog. No? Okay. Then PC pantali. So yan lang yung kailangan nyo. Okay, so gagawa na tayo. Meet assistant muna. Sumarmire ka pala. So first, ika-cut natin tong ano, tong gagawan tayo ng window rito. No? Ang forma ng window na ilalagay natin rito or na ano ang cut is ganito, ganyan yan. So ganyan yung forma nya na pagka-cut. Ilagay nyo sa gitna, huwag nyong ilagay sa masyado sa taas kasi makakatakas yung mga ano insekto. Sa gitna lang, sa gitna nyo lang siya ilagay. Magkabilaan sila dapat. So nandyan, dito rin sa kabila. Okay. So pwede na kayo mulang marker actually. For illustration purpose lang yan. Next is cut natin ng blade. Gawa tayo ng slit. Yan. Gawa lang tayo ng konting ano, slit. Yan, para ma-follow natin gamit yung gunting. So, ingat lang sa paggamit ng blade. Kung may cutter kayo, gamit kayo ng cutter. Wala kasi akong cutter dito na matino. So, follow nyo. Okay lang, hindi masyadong perfect, no? Hindi naman mamimili yung mga insekto ng perfect na pagka-cut. Yan. So ganito yung forma niya, di ba? So ang mangyayari niyan, papasok dito yung mga ano,
mga fruit fly or ibang insekto, and then hindi na sila makakalabas. Kasi ang gagawin nila, putas na dito, and then basta mostly hindi talaga sila makakalabas din kasi matalino kasi sila, kaya hindi sila makakalabas. And then ihalo lang tong tatlong to. Ang purpose ng tubig, kasi mahal kasi tong suka, and kung marami ang kailangan nyo, eh mapapamahal kayo. Hindi, professional na ng tubig para hindi rin masyadong ang puro or malapot yung mga gawagawin nyo. Halo. Yan. So by the way, ang reason niyan, isang kutsara lang yung ginamit ko, then suka. Then mix lang natin. Mix lang hanggang mapino. Kung meron kayong meron kasi yung mga malalaking yung tinugay or yung maskubado, meron mga malalaking part. Kaya hindi matagal siya matunaw. Ang amoy niya ay parang parang tuba. Oh, ano ba ang Tagalog ng tuba? Babago siya. Pleasant yung amoy niya. Alam, suka na may sukal. Then lagyan nyo na dito. Okay, so ayan, meron na tayong nagawa na na make sure lang talaga na naka medyo may pagka nung makapapasok yung may room yung bintana. No, yan lang yung importante. And then importante natakpan para hindi makalabas sa itaas yung langaw. And then talian lang. Sabit natin. Sabit ko siya banda dito. So, nilagay ko siya dito. Tapos dun sa kabila, meron ding isa. Para maraming akong mahuling mga insekto. Ayan. Ang buhay ng insect repellent na ito ay nakadepende kung gaano karami yung inilagay mong asukal or kinugay. So, kung makikita nyo dito, mas brown siya kasi mas marami akong nilagay rito. Eh, naubusan na ako ng maskubado. Kaya, yun. Hindi masyadong brown yung bago nating nagawa. Pero pwede na rin yun. Ito ay 2 weeks na nandito pero nakakahuli pa rin ang insekto. Mostly ang ginagawa ko rito pag mapapansin ko na wala na talagang mga langgam ay ginaganito ko na lang sila. No, para ma-mix, para yung mga natutulog na mga diyan ay mapukaw. Then pag inaamoy niyo siya, pag may amoy asukal pa rin, ay pwede pa rin niya maka-attract ng mga insekto. Pero di ko alam, may bagong na may bagong nahuli. Kahit ganito 2 weeks na ito. Tingnan niyo ah. Yun. Ah. May bagong nahuli na insekto. Actually, ang dami nang nahuli nito. Nandito sa ilalim, di lang makita kasi sa kulay niyan. Okay, so I hope na may natutunan kayo sa video natin na to. And remember, keep gardening. And see you in the next video. Bye-bye!